Balikan nga natin ang ating mga pinag-aralan mula noong Lunes. Ang ating pinag-aralan ay tungkol sa pagsasabi ng pangalan at apelyido, kasarian, edad, at kapanganakan. Mga bata, tayo muna ay umawit. Alam nyo ba ang awitin kung ikaw ay masaya? Sabayan at gayahin nyo lang ako. Handa na ba kayong umawit? Pag-aaralan ngayon ay tungkol sa gusto at hindi gusto. Lahat ng mga batang tulad nyo ay may mga iba-ibang gusto at hindi gusto. Ngayong umaga, alamin nga natin kung ano ang mga bagay na gusto nila Nina Ella at Mark. Halina't panoorin at pakinggan natin ang kanilang sasabihin. Ako si Ella. Ito ang mga bagay na gusto ko. Bag, manika, cake. Ito naman ang mga hindi ko gusto. Robot, pusa, bola. Ako si Mark. Ito naman ang mga gusto ko. Bike, aso, kotse. Ito naman ang mga hindi ko gusto. Payong, sombrero, pansit. Tignang muli ang pisara. Gawin ang mga panuto na aking inihanda sa inyo. Lagyan ng check ang mga bagay na gusto ni Ella. Ikesa naman ang hindi niya gusto. Tignan ang mga tamang sagot. Tama ba ang lahat ng iyong mga sagot? Ngayon naman, tignan ang mga larawan. Idugtong ng linya ang mga bagay na gusto ni Mark. Ito ang mga tamang sagot. Ito rin ba ang iyong mga sagot? Ngayon naman, iguhit mo sa loob ng pusong pula ang mga bagay na gusto mo. At subukan mo rin iguhit sa dilaw na kahon ang hindi mo gusto. Ngayon naman mga bata, dumako na tayo sa ating mga sasagutan sa inyong mga activity sheet. Ang una nating gagawin ay ang gawain isa, pagpapakilala sa sarili. Para po sa ating mga tagapagturo, basahin ang mga tanong sa mag-aaral at ipagamit sa kanya ang mga halimbawang panimula sa pagsagot. O, mga bata, kayo naman ang sasagot nito. Ang gagawin niyo lamang, buuin ang mga sumusunod upang ipakilala ang iyong sarili. Dumako na tayo sa ating ikalawang gawain, ang gusto at di gusto. Para po sa ating mga tagapagturo, gabayan ang mag-aaral sa pagpili ng mga bagay na kanyang gusto at di gusto. Mga bata, ganito lamang ang inyong gagawin. Tignan ang hanay ng mga larawan sa bawat bilang.
Lagyan ng check ang mga bagay na gusto mo. At X naman kung hindi mo gusto. Madali lamang ito, mga bata. O, sige na, simulan nyo nang gumawa. Mga bata, sa oras na ito, mayroon akong ipapanood sa inyong maiksing video. Halina't panoorin natin, mga bata. Ano ang inyong napanood sa maiksing video na aking pinalabas kanina? Ito ay tungkol sa mga iba't ibang hugis. Ano-ano ang mga iba't ibang hugis na inyong napanood? Meron tayong bilog, parisukat, parihaba, at tatsulok. Sa oras na ito, mayroon akong ipapakita sa inyong isang bagay. Sa palagay ninyo, mga bata, ano ang hugis ng aking hawak? Ang hugis ng aking hawak ay bilog. Tama. Ngayon naman, alamin natin kung ano-ano ang mga nasa loob ng lalagyang ito. Handa na ba kayo, mga bata? O sige, simulan na natin. Ayan. Una, ano ang tawag natin dito? Ang tawag natin dito ay isang ATM card. Alam niyo ba kung ano ang hugis nito? Sabihin niyo nga. Ang hugis nito ay hugis parihaba. Tama. Ang ATM card ay hugis parihaba. Susunod naman, mga bata. Ano naman kaya ito? Alam niyo ba kung anong tawag natin dito? Ang tawag natin dito ay wallet. Ito ay lalagyan ng mga pera. Tama. Ang wallet ay hugis. Ano kaya ang hugis ng wallet na ito, mga bata? Ang hugis nito ay hugis parihaba. Tama. Ngayon naman, ito naman, mga bata, ano kaya ang aking susunod na kukunin? Ito ay bariya. Ito ay limang piso. Ano kaya ang hugis ng limang piso, mga bata? Ang limang piso ay hugis bilog. Tama. Ang limang piso, nilalagay natin ito sa loob ng wallet. Ayan, lagay natin, mga bata, para hindi siya mawala. Ayan. Tago natin, ha? Ayan, nandito na sa wallet ang limang piso. Ito naman, mga bata, ano kaya ang hugis nito? Ang hugis ng aking hawak ay parisukat. Ang hawak ko ay isang speaker. Dito tayo nakakarinig ng iba't ibang tugtugin o awitin. Ang speaker ay hugis parisukat. Susunod naman, mga bata. Ano kaya ang tawag natin dito? Yan. Ito ay singsing. Ang singsing ay hugis bilog. Tama. Saan naman nilalagay ang singsing? Sa ating mga daliri. Okay, susubukan ni ma'am ilagay ang singsing sa kanyang daliri. Ayan, mga bata. Nandito na ang ating singsing. Hugis bilog. Susunod naman, mga bata. Meron akong ipapakita sa inyong papel. Ano kaya ang hugis ng papel na ito? Ang hugis ng papel na ito ay hugis tatsulok.
Meron siyang tatlong sulok. Tama. Oh, meron pa ako ipapakita sa inyo, mga bata. Alam niyo ba kung ano ito? Ayan. Ito ay isang larawan. Larawan ni Ma'am Alma. Maganda ba ako dito, mga bata? Ayan. Ang larawang ito ay hugis. Sa palagay ninyo, mga bata, ito ay hugis parisukat. Meron siyang apat na pare-parehong sukat. Meron siyang apat na gilid at apat na sulok. Pare-parehong kanyang sukat, kaya siya itinawag na parisukat. Ayan. Sabi nyo nga, larawan. Okay. Ito naman, mga bata. Ang tawag naman natin dito ay cream. Ito ay ginagamit ng mga ibang magulang. Ayan. Ito ay hugis bilog. Tama. O ngayon, mga bata, alam kong marami na kayong natutunan sa iba't ibang hugis. Magagaling, mga bata. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating ikatlong gawain. Handa na ba kayo magsagot, mga bata? Ilabas na ninyo ang inyong mga activity sheet. Ang ating ikatlong gawain ay ang iba't ibang hugis. Para naman po sa ating mga tagapagturo, gabayan ang mag-aaral sa pagpili ng kaparehong hugis na nasa larawan. At sa inyo naman, mga bata, ang gagawin nyo lamang, kulayan ang kaparehong hugis ng larawan na nasa kaliwa. Alam kong kayang-kaya nyo ito, mga bata. O sige, handa na tayong magkulay. Dumako na tayo sa ating ika-apat na gawain. Ang gagawin nyo lamang, mga bata, ay ang pagbabakat ng mga hugis. Para po sa ating mga tagapagturo, ipabakat ang mga hugis sa mag-aaral. Mula sa itaas, pababa. Mula sa kaliwa, patungo sa kanang direksyon. Oh, mga bata, alam kong kayang-kaya nyong gawin ito dahil mula nung Lunes at kahapon ay inyong pinag-aralan ang iba't ibang hugis. O ngayon naman, bakatin na natin ang mga hugis na nasa inyong mga activity sheet.